the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. To receive the witness of man, the witness of God is greater, for this is the witness of God, which he hath testified of his Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record that God hath given us eternal life, and this Son is in his Son. And he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. This thing, sabay-sabay po tayo dito. Tatlong verse, ready, go. This thing have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he heareth us, whosoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of him. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita. We pray na ako na yung mesahe ngayon, maintindihan at paniwalaan, Panginoon, at gamitin din po, Lord. At kayo po'y ma-please dahil dito, Lord. So I pray na kayo mag-prepare ng aming pusat isipan at maggabay habang ito'y natalakay namin. At even, Panginoon, especially sa mga gustong maging soul winner, Panginoon, mga soul winner na mas gusto pang maging better. So I pray na kayo pong mag-usap sa amin. Bawat isa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Makita namin kapangyarihan, Panginoon, ng pananampalataya sa inyo. So, yun namin po, Lord. Kaya manulati yung Jesus name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Good morning sa lahat. Morning. Title po ngayon is The Power of Believe. The Power of Believe. Okay, so sinadya ko pong hindi yan belief, ha. Pero okay din yung belief. Yun naman yung verb nun eh. Believe is verb. Pero sinadya akong believe kasi doon tayo mag-focus. Amen? So kaya, quote and quote, the power of, quote and quote, believe. So subtitle natin is Defending God's Chosen Method in Salvation. So actually, kung naalala nyo, dito kayo ng Thursday, medyo nadaan na kasi natin yung kay Ahaz, di ba? Naalala nyo yan? So kaya kasama yung sa point natin mamaya. So, nabanggit ko kasi napakaganda nun yung role ng belief sa ating buhay. Pero yung iba kasi ginagawa na mini-minimize. Yung mga Lordship Salvation, mga Catholic, mga work salvationist. Ayun, maniwala ka lang, liligtas ka na, ginaganya nila, di ba? At sa quiz ko, kung nag-soluining ako, kinu-quiz ko talaga yung mga tao. Sinasadya ko yung para, alam mo na, may consider nila. Sabi kaya, isa sa mga sinasabi ko doon sa bandang uli. Hindi na paliwanag na. So, naniniwala ka doon, di okay na. Sabi ng iba, ang dali naman masyado niya. Totoo ba yun? Ang dali naman masyado, maniwala ka lang. So, kumbaga, ano kasi yun, nasa puso din natin yun, di ba? Kaya nga sabi siya last Thursday, may kasalanan daw sa mga Katoliko na i-assume, presume na sila iligtas na. Eh, masama naman talaga yung assumption lang, presumption. Pero ang todo talaga sa kanila, hindi yung pwedeng malaman. At sabihin nila sa inyo yan. Okay? So, problema doon, mga example sa Bible, alam nila eh. Okay? So, tsaka yung binasa natin sa 13. So, obviously, pwede mong malaman. Okay? Kaya, pero ang focus natin ngayong umaga or kung hapon na abutin to, yung power of belief nga. Ibig sabihin, napaka-kapangyarihan yan. Yung maniwala ba? Diba? Anong yun ang tatakil natin ngayon. So, hindi yan pwedeng i-minimize. Hindi yan pwedeng, ayun, maniwala ka lang. Ang mabilis na sagot dun, pag ginanong ka, ano, maniwala lang, ligtas na. Talungin mo, ikaw na, iniwala ka ba dyan? Guess nyo ba? Hindi. Hindi yung pwedeng i-minimize yung maniwala lang. Mababaw yan, mahina yan. Ay, tanong mo siya, naniniwala ka ba doon? Mag-iisip na agad yan. Kasi kung di ako naniniwala doon, ba't ko i-minimize yun? Kung naniniwala ako doon, ganun din, ba't ko i-minimize yun? Eh, very central po yan. Kaya gina, ito yung isasama natin sa ating
series about dalawa, no? Basics and foundational foundation and yung soul winning din, no? Kasi napaka-importante po nito. So, umpisa na natin. So, again, objective natin, para maintindihan natin na importante po yung manampalataya, believe, faith. Isa po yan eh. Faith yung parang pinaka-object na sinabi mong belief. Ito yung noun. Pag believe, ito yung verb. Right? Yung ginagawa natin, something na ginagawa natin, believe. Kaya, didepensahan po natin yan. Okay? Ngayong umaga. So, define natin, no? Medyo basic tayo ngayon. Let's tread carefully and slowly. Anong ibig sabihin ng believe? Mali ang spelling, kaya wala. Believe. Una, nalilito ako sino mauna eh. Sabi dyan, to consider to be true or honest. No? Very basic. Naniniwala ka ba doon? Yan. Pero actually may iba pa dito eh. Kasi kailangan kong illustration ko rin kahapon sa may ate. Kasi basta parang may alinlangan. So nabanggit ko ito lagi. Hindi mo pwedeng yung believe is okay. Pero mas importante actually yung paniniwalaan mo. Okay, yung sinasabi nilang object of faith. Ano yung pinaniniwalaan mo? So madalas example natin dyan, upuan. Okay, yung upuan, mayroon dalawang upuan dyan, may usong upuan dyan. Hindi ko naman alam yon kung ano man yun. Oh. Maayos ba yan o hindi? Hindi ko alam eh. Pero pag umupo ako dyan, ano yung sabihin nun? Kasi naiiniwala ako na hindi ako tatumbling, di ba? Hindi ako mabubuwal. So, pero, ngayon, paano kung maayos yung upuan? Okay, hindi talaga ako mabubuwal. Hindi ako malalaglag. Eh, what if yung upuan is, nakatago yung marupok na pala or something, hindi ko lang nakita kasi hindi naman sa akin yung upuan. Ano mangyayari sa akin? Kahit pa naniniwala ako sa upuan, hindi pala siya maasahan. Ano mangyayari? Hindi mangyayari yung inaasahan ko kasi akala ko lang pala maasahan siya, pero hindi. So, naiintindihan nyo. So, ako naniwala doon, yung object pala ng faith ko, yung dapat pinaniwalaan ko, hindi mapagkakatiwalaan. So, importante lalo din yung kung saan mo nilalagay ang iyong pananampalataya, paniniwala, tiwala. Okay? Kaya magkahalo po yan eh. So, yun yung gusto ko lang i-set aside muna kasi importante yun. So, ayun, i-assume na natin na mapagkatiwalaan naman ng Panginoon at yung object niyan. So, yung mismong pananampalataya ba, gaano ba yan ka-importante? Okay? At pwede bang i-minimize na iba yan na yun lang? Dapat gumawa ka kasi hindi pwede yung manampalataya lang. Okay? Sana malino tayo ha. So, yan yung believe. So, kaya ito, kaya binanggit ko yung sa true or honest. Kasi iba kasi naniniwala minsan sa kasinungalingan. May mga ganun eh. Paano mo nalaman naniniwala kasinungalingan? Alam niyang kasinungalingan. Pero naniniwala siya. Sabihin, kumbaga sa sugal, di ba? Alam mo yung sugal is maaaring hindi ka manalo, pero tumaya ka pa rin. Sabihin, you trust the system. Di ba? Kahit alam mo lokohan yan, minsan, nagtitiwala ka pa rin doon. So, again, yung belief doon is binibigay mo. Yun yung gusto kong makuha natin ngayong umaga. Kaya, hindi ganun ka... Itong number one, assume to na gusto mo sa katotohanan, which is dapat. Kung gusto mo sa katotohanan, totoo itong yung first definition, no? Na to consider to be true or honest. Okay? And then, to accept the word or evidence of. Okay? So, pag yung ebidensya, kaya nga pinipresent yan, ito nangyari, ito nakita ko yan. Ina-assume mo na totoo yun na naman. No? So, pag tinanggap mo yun, kaya ikaw yung pumatay kasi nakita ka daw ni ganyan, na ganyan. So, again, yung ebidensya, not necessarily true. Pero pag in-accept mo, you believed it. Okay? Ito yung another, suppose, no? Pinagpapalagay kasi hindi lahat ng bagay, alam mo. So, pag may nakinig ka, may nagsabi, or sa palagay mo nga, ay totoo yun, sinusuppose mo, isa pa yun sa another definition ng believe. Okay? So, ganun din dito, accept something as true or genuine or real. Okay, obviously, pinag-uusapan dito, totoo ba, hindi, peke, yan. So, pag naniwala ka, tinanggap mo na yun ay totoo. So, ito ngayon yung medyo pag-religious, talaga, mababaw yung mga ng dictionary. No? Pero, in a way,
acceptable yan kasi yan ang paniniwala nila tsaka yung pang-intindi nila, no? So, pwede natin basahin. Sabi niyan, I have a firm, to have firm and wholehearted religious conviction. Kasi yung religious ngayon talaga, pag ginamit mo yan sa sanlibutan, o sila ang gumagamit niya, hindi ka makapagtiwala na naiintindi nila yung sinasabi nila, eh, no? Kaya alamin mo lang kung nasa sila nanggagaling, no? So, tama naman kasi pagdating sa Diyos, alam nila yan. Though hindi na ngayon, sa panahon ngayon, hindi na rin gano'n, no? Ibig sabihin, dahil lumaganap na, tinatawag nila secularism, ibig sabihin, tinotolerate nila yung religion, pero hindi sila seryoso na to the point na, kumbaga, yung kasabihan sa kanila na, ano, tawag sabi nila, okay lang manampalataya ka, pero wag mong sabihin sa amin, parang gano'n, don't make it public, sa English. So, naniniwala ka ba talaga pag hindi mo sinasabi sa labas? Kung ang Kristiyano ka, alam mo, mga bakla ay galit ang Diyos dyan. Mas pag na-brought out sa labas, hindi mo naman sasabihin. Naniniwala ka ba talaga doon o hindi? Ha? So, hati, di ba? So, pwedeng oo, pero takot ka. Pero kung talaga naniniwala ka at solid, yung paniniwala mo natin, importante yun, mag-voice out ka. Makita niyo yung pagkakaiba? So, yun. Kaya madalas mo nga rinigyan, kung naniniwala ka talaga, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin yan. So, kasi pag hindi mo pinapractice, parang hindi. Okay? So, yan. So, yan. Siya na nagpasok ng Diyos sa, ano, sa definition. Kasi ito, talagang totoo yun. Pag pinag-usapan yung belief, yan ang pinakamalalim na pwede natin paniwalaan. Okay? May kandidato. Eh, ako nga, di na mo boto. Sabihin, pwede naman. Okay bang pag nanalo si ganyan? Okay ba yan? So, in a way, naniniwala ako. In a way, lahat ng pakialam. Parang ganun. Pero pagdating sa Diyos ng pinag-usapan natin, kaluluwa, kamatayan at buhay, at buhay na walang gan, it matters. Amen? Amen. Sana nakakuha niyo yung grief ko, ha? Ayan, so, ganun din to have a firm conviction of the good, as to the goodness, okay? So, obviously, positive ang pag-belief. Okay? So, yun nga, hindi ko natapos eh. More on positive tayo ngayong maga. Pero may ano rin yan sa negative. So, efficacy o effective yan, ability of something. Ayan. So, ibig sabihin, pag naniniwala ako kay DM, sinabi kong gano'n, anong tinutukoy mo? Depende sa context, no? So, pag, yun nga, pag pinakanta ka dito, pinapakagin, naniniwala ka na alam yung gagawin niya, di ba? Hindi yung salit na ma-encourage yung tao, ma-discourage. O, pag yun nga, madalas ko example, yung sasakyan eh, kasi nakaka-relate lahat dyan eh. Pinahira mo na cellphone, sasakyan. Naniniwala ka, nagitiwala ka, nababalik niya ng maayos yun. Okay, hindi niya babagga, hindi niya papatuloy, babangga or ano yun? Papalunin sa tulay. So, you believe on him. Ganyan. So, ito yung medyo mas mababaw, pero totoo rin. To hold an opinion or think, I believe so, I think so, naniniwala ako. So, pero, ang iti-take natin ngayong example, yung mas, no? At tulad na sabi ko kanina, is yung verb. Transitive verb. Amen? May object yan. Parang wala nga masyado dito eh. Kasi yung tinaano din sa Bible, talagang pipiliin mo eh. Wala nga. Tingnan ko sa akin isang dictionary. Meron ba dito? Ito pwede judge, no? Accept din. Be confident about something. Credit with veracity. So, more on passive siya, parang ikaw sa aking next time install ko yung isa ko dito. So, basta yon. So, and then, anong isabihin naman ng power? So, na medyo nag-dwell tayo sa word na power kasi later, kaya ang title natin is The Power to Believe. Ano yung power? Sa Bible, paulit-ulit pa yung power. Pero sa belief, tatlong beses lang. Okay, nabanggit yan sa isang verse. Sabi dito, ability to act or produce an effect. Tama naman, di ba? Kasi may kapangyarihan, kaya mo.
ability, puro more on ability, capacity, kakayanan, di ba? Possession ko, iba na yan. Controlling group, iba na yan. Physical might, okay? So, yun ang basic kasi nga, mga bata, kaya mo ba yan, kaya mo ba yan? So, pag tayo mga nasa edad na, hindi lang actually physical ang pinag-usapang lakas, di ba? Pwede, wisdom, talino nito, ang galing, sasabi, alam niya, sabihin niya, saan sa lulugang. So, pwede rin lakas yun, pag matalino ka, or may connection, iba naman yun. Okay, so nandiyan natin power. Kakayanan lang, ganun lang yun. Pero, alam na natin, more on ano yan, positive. Kakayanan, and then minsan, nakakumpara natin sa ibang tao, pag isa may power, isa wala. Okay, may kakayanan, wala. At physical yan, so more on desirable, ano po yan, trait. Ano naman yung overcome? So ito pula yung nabanggit natin, no? 1 John 5, 3 and 4 ba yun? No? 4 and 5. Kanina lang, binasa natin. 4 and 5, no? Sabi dyan, overcome. So, sino yung nakaka-overcome? Yung mahina, malakas. Pag pinag-usapan yung overcoming, overcome, sa malakas yan, di ba? Sa kalam, no? To get the better of, to overwhelm, to gain the superiority, win. Panalo, winner. Ayan. So, yun lang yun, overcome. Pero sa Bible kasi, isang napansin mo sa overcome it, especially individual, overcome it sa Bible, King James, lahat ng mention doon may kinalaman sa mga ligtas. Kasi, sample natin para lahat po yan eh. Actually, dadaan na pala natin mamaya. Kasi doon na tayo sa mga verses muna po sa power. Okay? So, marami yan. Pero yung napili ko lang is yung may power about the belief, no? Power about believe. So, tatlo lang po yan sa inabisado natin. John 1.12. Pakikot nga. Ready, go. But as many power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ayan. So, sa Tagalog po, iba niya yung power na higing karapatan, no? So, pwede rin, pero iba yung power, no? So, karapatan, parang may iba pa nagbigay sa'yo. Pag power talaga, ibig sabihin, yun mismo nag-enable sa'yo nung nanampalataya ka, yung iba, hindi nila kaya yun na maging basta-basta anak ng Diyos. Tama ba? So, yun yun, pag anak ka ng Diyos, ligtas ka. So, paano ka magiging anak ng Diyos? Yun ang tanong, kaya mo ba? Yan, yun yung ano eh. Kaya sabi dito, tinutukoy dito, yung pananampalataya daw pala, yun yung kapangyarihan. Okay, or binigyan ka ng kapangyarihan para maging malakas or maging anak ng Diyos. Pero nasan yung believe doon? Yung kaninang receive, tsaka yung believe, parallel po yan, no? Magkaibang term lang, pero isa yung tinutukoy dito kaya sinasabi even to them that believe on His name. So sila nagsitanggap, sila nga yung nanampalataya. Kaya sa context dito, at madalas in-illustrate ko rin yan kasi hindi ka naman matatanggap kung hindi ka naniniwala. Okay? Eh, dali naman nun ha. Depende ha. May mga bagay na hindi madaling tanggapin. Kaya nga sa Bible, may mga sinasabi dyan, ang hirap naman lunukin yung sinabi mo. Kasi natikman mo. Nung naiintindihan mo ang implication ng pinipreach, sandali, ibig sabihin yan, eh, di ba? Dati yung Katoliko, hindi na ako may Katoliko, as if no, may sense yun. Pero, ganun po yun, may pride dyan eh, no? Kaya, yan, pag, yan, soul winning, siyempre, follow up na yan, di ba? So, invite mo na sa church yan. Kanina, okay lang, anong pala tayo, ligtas na pala, salamat. Ngayon, kung gusto mo maging mabuting anak ng Diyos, ano na yung mga ginagawa pa ng mga tuturo? Diyan ako pa tayo mag-aral, pag-attend, di ba? Dinilalasahan na ngayon, ang hirap ng lunukin. Yung totoo yung sinasabi mo kahit, aso ang hirap lunukin, ang hirap paniwalaan, true and true. Nakikita niyo yun? So, kaya minsan,
Ngayon, hiwalay natin po ang kapangyarihan maging anak ng Diyos tsaka maging mabuting anak ng Diyos. So, pero pinag-usapan natin at tsaka ngayong umaga yung pagiging anak lang ng Diyos. So, again, sa iba, parang madali naman dapat kaso parang mahirap. So, may pride, may naka-block, may namaling paniniwala. So, nahihirapan sila. Kaya sabi dito, ito nga yung binibigay daw ng Diyos sa kanilang sa nanampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, napakalakas ng pananampalataya. Hindi yung basta-basta. Amen? Amen. Hindi yung basta-basta. At ngayon, bigay ko na agad yung illustration sa inyo. Para mamaya, smooth na lang, no? So, bakit kanina ni Stephen yung propaganda, di ba? Sa palagay niyo, ba't niya kailangan gawin yun? Ba't nila kailangan magpropaganda? Ibig sabihin, kakandidato. Million-million ang gagastasin sa mga commercial, posters, sa mga pang, panlagay-lagay, di ba? O, itaas mo nga yung kamay ko, bigyan kita ng ganyan, taas mo lang kamay ko, pipicture lang kita. Ba't ang laki ng ginagasta sila doon? Endorsement. Kasi kailangan nilang i-persuade sa isang katotohanan yung mga tao. Sa butuhan, yun na sila yung dapat iboto kasi sila yung magaling or makakatulong. Andun yung belief, di ba? Binebenta nila yung tao, yung katotohanan nila, yung version nila ng katotohanan. So pag binili mo yon, meaning binoto mo sila, ganun kamahal yun. Di ba? So pag naniwala ka doon, isabihin pala, yung paniniwala ang mahal niyan. Depende nga. Kung sinungaling ka, mahirap yan. Or maraming competing na katotohanan. Okay, kung naalim nila, kaya dito matay sa commercial muna, mas magaling kami. Eh, mas masarap kami. So ngayon, gagastos yung para lang sila yung bilhin. So gagawa sila ng maraming pakulo, di ba? Marketing style. Na hindi naman sama lagi, pero minsan napapasok yung may mga foul din dyan pag sinungaling. Okay? So nakita niyo yun, so hindi yung pwedeng i-minimize ang belief kasi binibili nyo nga yan eh. Yung baka magsisinungaling para maniwala sa kanilang tao eh. Amen? Ready na kayo sa next illustration, yung pag-usapan talaga yun. Kung yan sa commercial lang, million pa lang, ito, billion. Ano yun? Yung mga gera-gera po, ang dami po yung pera. So kaya ang binibenta naman ng saan tayo sa Israel, sa Ukraine na lang daw, ha? Sa Ukraine. Siyempre, yung mga taxpayer sa US, ba't natin yung tulungan yan? Yung tanong ng iba. Hindi natin yung problema yan, eh. Di ba? Imagine po, Pilipinas na naghihirap na nga iba sa atin, karamihan, tapos tutulong pa tayo sa iba. So, yung pera na pwedeng gamitin dito, sa iba malalagay. Kung mag-iisip ka ngayon, paano nila nagawa yun? O, ganun din, ibebenta nila yung katotohanan nila na kaysa pag nanalo ang Russia, maalangan tayo, halagi tayo sa alanganin, din tayo din yung matatalo, something like that. So, bentahan po yan. Hindi po yan kakaiba sa atin hanggang kahit ilang tanda mo na. Ano mga konsiderasyon ng mga tanda? Minsan? Ha? O, sabihin ko sa inyo, kunwari, yung iba naman matanda, in a way, tama rin naman to. Pero yung ibang mga tanda, napansin ko lang po sa mga kwento-kwento, sa mga pag nag-surveying ka, ganyan. Ang laging nasa isip ng matanda, yung mga anak nila, tulungan sila, di ba? O, tama naman yun. Ang problema, ano ba yung ginawa mo sa kanila nung bata sila, di ba? Kaya iba po, napansin ko, parinig na parinig, magmatanda na, hindi nakapagtabaho. Dapat yung magulang mo ay tulungan mo. Is tama sana, pero hindi nga ganun din ka, depende sa nangyari sa inyo, ganyan-ganyan. Yun yung consideration niya sa buhay. Paniwalaan ng mga bata, eh minsan nga kasi late na. Diba? Yun ang problema. Punta tayo sa church, wala ano na, di ba? Ano yung binebenta dito? Hindi lagi masamang benta. Ibig sabihin lang, hinahayaan o gusto mong paniwalaan ng tao. Marami rin. So, obviously, mayroong mga pasok sa salita ng Diyos. Yung iba minsan, yung personal agenda na nung sino, si pastor, ganyan. So, minsan, pinapasok nung pastor yung personal lang niya na agenda. Okay, so, yun yung hindi pinapaniwalaan ng iba. Anong gagawin mo? Either ulit-ulitin mo yan, magsinungaling ka, or kumuha ka ng kakampi, may ginagawa yung mga tao para paniwalaan yung ano man yung gusto nilang paniwalaan nung tao.
Kung sana nakuha nyo na, napakipuntante ng pananampalataya, paniniwala. Kahit saan yan, kahit saan ang tas ng buhay mo yan, tanda mo na, business, yung mga investor yan po, yung mga, minsan, gera din yan. Kasi kaibang, alam nyo na yung mga invest-invest, alam nyo na ba yan? Kung gusto mo ko na, may pera ka dyan, walang nakaupo lang, pag nilagay mo sa banko yan, napakaliit yan, actually, mawawalan ka pa. So, ang ginagawa nila, bumibili silang stock sa ibang company, naniniwala silang yayaman. So, ganun din, tiwala din. Kaya pag nagkaroon ng kasiraan yung isang kumpanya na kung saan sila nag-invest, may pera sila doon, kukunin nila yun. Wala tiwala dito, yung bagong CEO ng kung sino man yan, ng Boeing, ng ano ngayon eh. Controversy ngayon, Boeing. So, ayoko na yung pera ko dyan, liliit na liliit. Kukunin ko na lang kasi hindi nalalaki yan eh. So, tiwala na naman. Saan walang tiwala? Kahit saan yan, sa magulang pa, sa bahay pa lang. Bakit yung iba ay tulad nung Francis Bay natin? Kasi hindi ko rin alam kung sino maniniwala. Ayun, nakapunta tayo dun eh. Sasabihin, kinidnap, kaya ka nagpaalam na eh. May picture pa tayo dun. Ang ngiti naman lahat. Paano yun? So, tiwa-tiwala po yan. Ganun din naman sa kahit sa kumpanya. Kahit sa bahay minsan, ba't umaalis yung iba? Sa bahay na. Walang tiwala na sa pamilya, saka sa leadership. Mapapahamak lang ako dyan. Diba? Ganun din naman sa kumpanya. Ganun din. Wala mangyayari dito. Yan. Aalis na. Business, ganun din. So, yan po. Kaya nasabi ko lang yan. Kapangyarihan. Balikan natin ito mamaya kasi lahat ito may kinalaman sa kaligtasan. No? Sa Romans 1:16, very famous din. Pakicote nyo nga. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ano na pansin nyo dito? Kapangyarihan na naman. No? So, ang kapangyarihan this time, yung gospel. Okay? Pero may believe na naman dyan. Kasi yung gospel, ang may kapangyarihan, hindi naman naniwala iba. So, makapangyarihan ba ang gospel? Amen. Pag di ka naniwala, makapangyarihan? Bale, wala. Makapangyarihan ba yun? Hindi. Kaya yung mga Calvinist dyan, papasok yung mga ano nila eh. Yung mga logic nila na supply din naman. Kaya pag ang Diyos daw binigyan ka ng kapangyarihan, tsuk! Kahit ayaw mo maniwala daw, maniniwala ka eh. Ibig sabihin, siya na yung gumawa lahat. Diyan nagkakaroon ng problema. Tayo po, ang tunay na gospel, tama naman na hindi tayo yung nagpakabuti. Hindi tayo nagpakabuti, naglingkod para maligtas. Pero nanampalataya din tayo. Meron tayong free will. Yun yung dapat maliwanag dyan. Kaya ngayon, pero ang tukoy dito, ang gusto kong sabihin nito, yung may kapangyarihan nga yung belief. Kasi nga, sa halip na magpakabanal-banal ka at maglingkod ka sa Diyos at na magpakaperfect ka para maligtas, which is tama naman yun, kung kaya mo. Problema, di mo kaya eh. Kaya ngayon, yung pananampalataya lang, doon ang Panginoon kasi yung kabutihan niya rin, yung pag-ibig niya, tsaka yung siya yung nagpakihirap sa atin, namatay para sa atin. Pero pag nanampalataya ka ngayon, parang yung isang bagay na mahirap, nangyari. So nakita niyo yung kapangyarihan ng pananampalataya. Okay? Again, ang Panginoon makapangyarihan. Pero still, yung binigay sa ating, sa side natin, na obligasyon natin, na dapat natin gawin, at kaya natin gawin, yung magagawa pala nun, napaka makapangyarihan. Okay? So introduction pa lang po tayo, mga tatlo. Ito po yung mga power, verses. Ito, hindi masyado sikat, pero sikat din ito eh. Sabi dyan, ako na lang, and what is the exceeding greatness of His power to us word who believe according to the working of His mighty power. So puro power, no? So ang Diyos ang kumikilos, yung kumikilos, pero yung kapangyarihan talaga ang naapektuhan lang nun, tayo daw. Who believe? So yung walang kapaya. Kaya pag nakakita kayo ng atheist na talaga, hindi ko naintindihan niya, wala niya sa akin. Sa pagbaguan ka, mga ngamote ko, ba't hindi ba effective yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya? Ayan.
So nasablay na naman yung Calvinist niya. So ba't di mo bigyan to Lord ng ano? Kaya na pinapanalangin na, Lord, iligtas mo to. Tama naman yun. Pero ano, nabayaran niya na nga yung kaligtasan eh. Anong panghihingin mo sa Diyos, no? Kaya ang panalangin natin next doon, tayo din, Lord, gamitin mo kami, ma-explain yung dapat, at mawala yung mga balakid dyan. Yun, lahat naman ng grace nasa Panginoon talaga yan. So, gusto ko lang sabihin dito, makapangyarihan po yan. Actually, hindi na lang ang belief yung tinutukoy dito, napakarami yan. Sinasabi dyan, enlightening, and then wisdom, yan. So, kaya minsan, sino dito yung pag nag-preach ako? Kasi minsan iniisip ko kayo, naiintindihan kaya. Kaya nakatingin ako yung Stephen kanina, parang hirap intindihin, di ba? Kasi hindi pa siya ganun ka, ano. Pero in a way, ako, ganun siguro ako. Pag napapabilis ba yung kwento na ako lang yung nakakaisip, tapos kayo, sinusundan nyo, ano, nasa na siya? Di ba? Yung train, ha? Doon na yung train, no? So, yan. So, kung medyo nagkakulang tayo sa wisdom, hingin natin sa Diyos. At, ang una makakuha po niya, yung naniwala sa kanya. Imagine nyo yung bakit 80s na patong-patong ang degree, hindi maintindihan yung Bible. Ba't ganun? Alam, matalino ka. Matalino ka sa PhD, doktor sa philosophy, doktor sa kung saan-saan. Ba't di maintindihan yung Bible? Kasi hindi una siya naniwala eh. Amen. Yung mga basic dapat paniwalaan, pag hindi ka naniwalang may Diyos, saan ka makakarating nun? Di ba? Hindi ka rin maniniwala, of course, na may superior na wisdom na siya lang nakakalam and therefore, kailangan mo hingin, Lord, bigyan mo ako niyan. Hindi mo ihingin yun. So, pag may binasa sa Bible, eh, di maniniwala dyan eh. Di ba? So, wala siyang pakinabang dun sa wisdom ng Diyos and therefore, hindi siya bibigyan. Okay, so ito po yung last na verse natin sa about power. So ngayon naman, ito, medyo matama namin pa rin about sa kaligtasan. Actually, isa lang sa point yung kaligtasan. Pinunahin natin kasi yun ang importante. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag hinahanap po yung word overcome it sa Bible, sa New Testament lang po siya lumalabas. At lahat yon ay tinutukoy ang kaligtasan po, no? Personal salvation ng mga tao. Okay, interesting. Interesting yun ba kasi may mamaya sa Revelation, may sasabihin siya dyan eh. So, sino kaya yung overcome it? Jesus, isa yun. Pero, hindi, they eh. Whosoever is born. Sige, basahin niyo po. Ready, go. Whosoever is born of God, overcome it the world. And this is the victory that overcome it the world, even our faith. Baliktad ako. Dapat inuna ko yung huli. Andali ha. Ayun, sa Revelation kasi tinutukoy na yung mga overcomer. No? Okay na rin, nabasa nyo na eh. So hindi ko na iwasahin sa isa to, pero sa Revelation especially, may pangako dyan, silang mga overcomer, siya, especially ano to eh, overcome it is singular. Okay, pag sinabi overcomer lang, winner nga, di ba? May na-overcome siya, so kung ano man yan. For example, exam. Paano mo nasabing na-overcome mo yung exam? Ipinasa mo at least, di ba? O yung lesson, paano mo na-overcome? Naintindihan mo. O kaya yung storm, kunwari, bumagyo, na-overcome mo kasi hindi ka namatay. Something like that. Kaya yung ano man yan. O kaya yung magnanakaw, nanakawan ka, na-overcome mo ba yun? Ikaw ang na-overcome, di ba? So, pero kunwari, imagine nila may magnanakaw dito. Siyempre, huwag mo nanakawin ito. Sige. Na-overcome mo siya. Siya yung gulpe. Wala siyang nagawa sa yun. Di ba? So, ganun po yung idea ng overcoming. No? Nanalo ka. Kaya dito sa Revelation, again, hindi ko na mabasahin, pero puro ganyan. Merong tinutukoy na nag-overcome. So, Revelation lang pala, no? Tsaka verse dyan. So, yung tinutukoy dyan, lahat sinasabi dyan, katulad nito, to him that overcometh will I give to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Nasa langit yun, sino makakain daw nun? O syempre, yung ligtas. Diba?
And then dito naman, that covenant shall not be hurt of the second death. Alam niyo, second death, impyerno. Kung sino yung hindi mapupunta sa impyerno, edi iligtas. To him that, that overcometh, will I give to eat the hidden manna, and will give with him as white stone, the stone a new name written, which no man knoweth, saying, Nelisibit is, so sino ba yun? Mga ligtas din. Ito naman, ito po, medyo may halong works, ha? And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. Kasi, una, ligtas siya, pero pangalawa, hindi lang siya ligtas, meron siyang rule, meron siyang reward, na siya ay mag-rule kasama ni Jesus. At again, hindi tayo pantay-pantay yan, alam niyo naman, sino mas may kapangyarihan, yung governor o yung mayor? Bakit? Mas malaki sa sakop niya eh. O ganun yung pwedeng, yung position po, ginagawang reward yan. Okay? So, sinong ilalagay mo sa mas mataas na posisyon, syempre yung mas karapat-dapat. Di ba? Mas matalino, mas ma... kung ano man yan. Okay? Kaya huwag tayo malilito dito sa isang to. So, he that overcometh, ito naman, shall be clothed white raiment. Sino yung dadamitan ng puting baro? And I will not blot out his name out of the book of life. So kasi pag nasa book of life yung pangalan mo, ligtas ka. Ang Diyos pwede kang alisin doon. Eh, pag hindi ka inalis, saan ka? Langit ka. Okay, Revelation 20. And then, he that overcometh will I make a pillar in the temple of God. So meron ka daw doon, kasama ka sa temple of God. So basically, ilangit ka, okay? Ito naman, pwede ka rin umupo daw, no? Sa kanyang trono. Actually, hindi sa kanyang trono, sa katabi niya, okay? With me. Ibig sabihin, ligtas ka na naman. He that overcometh shall inherit all things. Lahat ng things. Eh, pag new heaven, new earth, then, lahat na yan. Anong pangarap mo ngayon? Kotse? Bago yung Mitsubishi, no? Ano, commercial? Pantapat nila sa, ano? Ring gel? Nakakalaway, nakakapaglaway eh, no? Saka na yan, magkakaroon ka din yan, baka mas maganda pa. Amen? Amen. Lumilipad. And I will be his God and she will be his God. So, kaya punta tayo dito sa 1 John. Basa niyo na kanina, sino nga ba yung nag-overcome daw? Ito, mas malinaw sa 5, no? Sabi dyan, pakibasa sa 5. 5, 5, ready, go. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Ang linaw, no? Sino yung nag-overcome? May tinutukoy ka rin ng overcomer, langit. Overcomer, may reward. Overcome. Sino nga? Anong ginawa niya? Naniwala lang? Naniwala, no? Dali naman, no? Ayun, sabi. Sinabi niya sa 4 kanina, ito nga yung victory that overcometh the world. May isang bagay na kaya mong gawin. Pag ginawa mo yun, ma-overcome mo yung sanlibutan. Ano yun? Wala namang believe dyan eh. Ayan yung faith. Pareho po yun. So malinaw na. So napaka superior ng faith. Bukod sa nabanggit natin kanina na kahit sa ang area ng buhay po, Kristiyano ka hindi, kailangan yung faith, trust and everything. May kinalaman po dyan. Again, title natin, The Power of Believe. Defending God's Chosen Method in Salvation. So ngayon, let's go on with this. Na yung points lang natin ngayon ay mga paano natin sabi, why and how powerful and important is believe. The believe, okay? Yung manampalataya. So after nito, maintindihan mo, importante talaga yan. Number one, dahil sa pananampalataya, anong kayang gawin niyan at ginagawa niyan? Ano ba yun? Number one. Unahin na natin salvation, no? So, nabanggit natin kanina. John 1.12, Romans 1.16, kaligtasan din yun. Pero, tingnan natin guys sa Old Testament, anong ginagawa ng nanampalataya. Ito yung keynote po sa Galatians 3. Bali, Genesis 15.6, ano sabi dyan? And he believed in the Lord, si Abraham po yan,
and he counted it to him for righteousness. Yung he dito, si Abraham, na nampalataya sa Panginoon, at siya naman, yung Panginoon niya, yung he, na una, dito. And he counted it. I mean, uy, pasado yan. Uy, nanampalataya siya. Yan na nga. Yan yung dapat mong gawin. Okay yan. It counted it to him for righteousness. Matuwid yan. Eh, di ba walang matuwid? Kaso nanampalataya siya eh. May matuwid ba ang tao? Sabi, wala na isa. Kaso, pag nanampalataya ka, sabi, justified ka rin. Matuwid ka rin. Hindi ka matuwid, pero ginawang matuwid. Ano ba talaga? Kaya yung illustration malagi sa ano, yun, nangutang, di nakabayad, walang pambayad, kulong dapat yan. Kaso, may ibang nagbayad. So kahit ikaw yung makasalanan pa, tingin ko sa'yo ang sa sanlibutan, ang swerte naman ito. Gusto kita yung pakulong eh. Kasi tindi mo eh. Eh kaso may nagbayad na yan. Ano pa? So sa pinangin niya yun ng husgado, matuwid yan. Kahit hindi. Kahit ano yun? So, inaring ganap, sabi nila, no? Inaring ganap or justified. So, may righteous ba? Depende nga, di ba? Kung sa sarili lang, wala. Wala kang ginawa para maging righteous, di mo kaya maging matuwid. Pero pwede kang, yung tinatawag nilang imputed righteousness. Okay, sa Tagalog, di ko alam. Imputed. Ha? Pinaging matuwid. Aralin niyo mga ganitong term kasi napaganda nito eh. Kahit Leviticus, pareho lang yan. Ano makita ko? Yan. Dito na sa medyo madaling verse. Ayan. Haba pa rin eh. Ito na lang, Romans 5:13. Tingnan natin yung Tagalog. Ngunit hindi ibinilang ang kasalanan kung walang kautusan. Parang ibilang, no? Ibinilang. Okay, binilang, tama, binilang, counted, imputed. Okay, so parang madalas yung illustration natin sa dyan. Hindi nga, parang ganun. Dapat kulong na to eh. Hindi nagbayad eh. Kaso, may nagbayad na eh. Iba nagbayad. Kaya kahit gusto mo ikulong, eh may nagbayad na po. Oo nga. Sige, dyan ka lang. Baliwala yung ginawa niya. Napawalang sala kahit makasalanan. Ayan. So number one, sa kaligtasan, ulitin natin, ha? Balikan natin. Genesis 15:6, sabi, and he believed in the Lord. Wala siyang ginawa, di ba? Nanampalataya lang siya. Tinuring na siyang tuwid, matuwid. Eh, dyan lang yan eh. Madami pa yan. Actually, hindi ko natapos to eh. Sabi dito, Ito. Exodus 4. Alam natin kwento naman ito eh. Ano nga sa Exodus? Nag-Exodus sila, di ba? Umalis sila sa Egypt. Punta ng Promised Land. Paano sila makakalis banda-banda doon? Mahirap yun. Pero, ito po yung time pa lang na nakikipag-bargain si Moses sa Diyos, no? So, paano sila maniniwala? Kaya sabi dyan, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, God of Isaac, and Jacob appeared unto thee. So, yung sinabi dito kasi, ang unang binigay sa kanyang parang kapangyarihan or ability, yung parang yung kapangyarihan nga nung kanyang rod, nababago niya. So, hindi basta-basta yun, ha? So, again, yung magic po, kunwari lang yan. Lahat ng magic na nakikita nyo dyan, di ba? Ngayon nga, na-expose na eh, di ba? Lagi may gamit ng galing noon. May gamit yan eh, may nagpalit ng damit, ang bilis naman. Patong-patong lang yun eh. Okay, so pag nanampalataya daw sila, ano mangyayari sila? Sige nga, doon sa kwento dyan, Exodus. Alam niyo na nangyayari, di ba? Una, hindi sila niniwala eh. Yung Egypt, di naniniwala. Pati yung tao, di naniniwala. Paano kami alis dito? Di patayin kami dito. Di ba? So kaya ang ano dito, pasok din sa salvation to. Kasi pag naniwala sila, siyempre, aalis sila dun. Gets ba? Parang relate ko na lang yung ano natin kanina sa Sunday school, di ba? Pinagsasayo kayo, kaya baka malapit na naman ng June, eh, public school yan. Alam niyo na yung mga style ng bakla eh.
Nung mga bata kami, actually yung mga Kristiyano daw dati, galit yung sa UN eh. Alam niyo ba yun? Yung pastor dito dati, hindi nag-aaral yung UN yan eh. Eh paano kung gano'n ang paggawa sa, alam niyo yung ginagawa sa UN, United Nations Day? Eh, mga plug-plug sila, ganyan-ganyan. Okay pa yun eh, di ba? Kasi bansa-bansa. Eh paano kung gano'n? Okay, June, mga bata, June ngayon. Mga buwan ng mga sodomites. Siyempre, hindi na sodomites na tawagin nila, di ba? Papayag ka ba? Nasa iyo yan. Eh, wala akong grade eh. Hindi ka naniwala. Ay, ito na lang. Ito, mababaw lang to. Pero lagi kong nabanggit sa inyo, mga babae. Yung mga lalaki, di na magpapalda yan, di ba? Meron na. Meron na, sa Scotland. Hindi ba yun? Hindi, yung mga lalaki talaga na hindi na bakla. Hindi na, mga Muslim. Mapare, di ba naka-skirt yun? So, ang simple lang yan. Naniniwala ka ba sinabi ng Bible? Oh. So, another example yun. Pero dito kasi, pag naniwala sila, maliligtas sila. So, hindi sila niwala, hindi, dito lang kami sa Egypt. Patay na. Kaya, ito, binigyan sila ng dahilan ng Diyos. Binibigay sa kanyang tagapagligtas dito, si Moses, gagamitin para maligtas sila. Binigyan siya ng sign na pwede niyang gamitin para maniwala yung mga Israelite. Amen? So, ang makapangyarihan yung bilip. Pag hindi kasi naniwala, wala. Hindi ka, dito na lang kami. Anong pangako-pangako ng Diyos kay Abraham? Wala. Alam ka naman, makipag-gera kami sa Egypt siya. Mga ganun. So, hindi sila niwala. Hindi sila makakalis dun. Pero kung naniwala sila, sila ay pwede sabihin naligtas. Okay, tuloy natin to. Ano pa yung mga silbi, no? Para sa inyong pananampalataya, masabi nating importante to. Ba? Yung parang last Thursday, di ba? Ito ngayon, Exodus muna tayo. Sino yung kausap sa last Thursday? Si Ahaz. Sino yung nang usap sa kanya? Of course, nasa Book of Isaiah tayo. Sabi niya, pag di ka naniwala, thou shall not be established. Ganito rin dito. Eh. Sabi dito, Exodus 14. Kayo pa magsalita. Ready, go. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians. And the people feared the Lord and believed the Lord. And his servant Moses. Ayan. So, dati ba naniniwala sila kay Moses at kay Lord? Sinabi na nga Panginoon, ako, iaalisin ko kayo dyan. Paano? Diba? Totoo ba yan? Baka nagkamali ka lang translation o kaya ng ano, signal. Diba? So, pero nung nakita na nila yung ginawa ng Diyos, through Moses, sa pamamagitan ni Moses, naniniwala sila sa Diyos at kay Moses. Kaya, ang point number two natin, bukod sa salvation, is anong ginagawa ng believe? Ano? Ito ay nag-e-establish sa marami po ito, no? Actually. So, unang in-establish niya, sino yung na-establish niya dito? Sa verse na yan. Si Moses, yung leader or yung leadership. Ganun po yan. Again, kaya yung mga, alam niya, kahit sa politika, di ba? So, binoto yung isa, nanalo yung isa, anong gagawin niyan? Mag-i-appeal sa mga tao, eh, magkaisa na tayo, di ba? Maniwala, kayang-kaya nito mag-lead, ganyan. Kasi pag hindi ka naniwala, hindi ka makikiisa. Walang saysay ngayon yung leadership ng tao. Hindi may establish. Magulo. Basically, magulo. Sino ba yun? Yan. So, kaya yung belief mo, grabing importante niya. Kasi pag hindi naniniwala yung mga constituent, mga tao, ano, magulo. Hindi may establish yung leader, therefore yung administration niya. Diba? Imagine nyo lang si Moses. Ang daming tao, iba-iba utak niya, iba-ibang gusto niyan. Iba, gustong bumalik. Hindi, kaso nga, yung leader natin, sabi, alis na tayo dito eh. Kung di ka niniwala sa kanya, hindi ka usunod. Diba? So, yun. So, at least, ha, yung alam nyo naman kasi yung kwento eh. So, iba dyan, medyo niniwala. Pero still, sumunod. Kasi nga, naniniwala sila at least ng time na yon.
At pangalawang ano lang natin, 90 naman, ganun din. Sabi dyan, the Lord said to Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. So ito naman yung time na talagang may mga matigas ang ulo. So sabi, hindi yata sapat yung nakita nilang pinalaya sila sa Egypt. Kaya sabi ni ng Diyos, kakausapin niya si Moses sa harap ng mga tao mismo. So alam niyo yung kwento dito, hindi nga sila humarap. Sabi, takot kami. So again, ang gusto ko lang sabihin dito, sabi, and believe thee forever. So ganyan yan. Ito na sabi kanya, salamat, nakikinig naman kayo kanina yung statement, di ba? Kasi ganoon naman yung ano natin eh. Kahit ayaw mo nung makinig, ang programa natin, di ba? Saka hindi naman, hindi mo kailangang kunin lahat ng sinabi niya eh. Kasi alam mo, hindi naman siya pasto, di ba? Pero, minsan yung pinapasa po yan eh. Ganoon po yan. Kaya pa natin sa diadem, yung pinaging pasto eh. Hindi daw niya lang papalit. Malapad daw papalit, sabi niya. Ano mangyayari sa church? Wag ganun. Kaya, yan. So, ang Panginoon nagbibigay niya, pero dapat meron din siyang itatap na merong susunod. Ito si Moses, andyan na siya eh. Yung mga taong utak talaga, iba eh. Ang ginawa niya, yung binigyan siya ng, kumbaga, ng parang programa, ganyan, kahit sa company, ganyan, may mga, welcome natin ang bago nating ganyan-ganyan. Meet up with the boss. Sino ba yan? Ito nga, kaya nga papakilala eh. Pag nilagyan yung kamay niyan, ito na yung bago niyong boss. Ah. Kung may tiwala yung iba dito, tiwala na sila ng konti dito. Di ba? So, ganun ginawa ng Panginoon kay Moses. So, again, ang point natin dyan, establish the leadership. Ano pang in-establish ng belief? Kailangan maniwala. Ito po. 1 Samuel. Kilala niyo ba si Achish? Achish, kilala niyo yan? Siya yung, yung masakit sa kanya, Achish. Dalawang beses po pumunta si David sa kanya, yung una yung parang nagbaliw-baliwan siya. Kaya nung pangalawa, tinanggap na po siya, no? Ito, sige, pagpapasa muna, ready, go. And Achish believed in saying, he had made his people Israel under thee to afford him. Therefore, he shall be my servant forever. Okay, itong kwento po dyan. Si Achish po ay Philistine. Di ba kalaban nila yun? Kaso nga, umalis si David, di ba? Tinutugi siya na yan, no? Saan siya pupunta? Ni Saul, di ba? Hinahanap siya. Papatayin siya ni Saul. O saan siya pupunta? Magkatabi dyan yung Judah. Then, Israel, dito yung Philistines. So, kaya kay Achish siya pumunta kasi nga, parang malapit sa kanya yun eh, dito, sa lugar na to. Ngiti na ko sa mapa. So, ginawa niya, actually, yung nabanggit ko last time, naalala niyo, yung pumatay si David ng kababayan niya. Sinira niya yung mga bayan doon. Yung Ziklag, yan, di ba? So, kaya doon siya na natili. Kaya ngayon, pag kinalaban mo yung kalaban ng kalaban mo, anong mangyayari? Magiging kakampi ka niya, di ba? So, ganun po nangyari kay Achish at kay David. Kaya pinatira siya nung matagal doon. Bumalik lang siya nung sinabihan si Achish nung ibang lords of the Philistines. Na, dati ano yan eh. Yan. Huwag mong pasamahin sa atin yan. So, yun yung kaya sabi dito, and Achish believed David, saying he had made his people Israel utterly abhor him. Kasi nga, pinatay niya yung mga kababayan niya. Iba, hindi naman lahat. So, kaya ang point natin dito, anong nagagawa ng belief na establish yung kanina leadership, ito naman, partnership. Kasi naniwala siya eh. Kasi yung ginawa niya, hindi basta-basta gagawin yun ng, di ba? Kasi sarili niyang kababayan yun, ba't niya pinatay? Kasi ibig sabihin, kakampi na namin. Siya naniwala ko ngayon, kakampi natin ito. Forever pa. Okay? So number one, ang belief, nag-establish ng leadership. And then partnership, ano pa? Anong ginagawa ng belief? Wala, hanggang mamaya talaga to. 2 Chronicles
to? Ay, basa. Ready, go. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Okay, kilala mo si Jehoshaphat? So, isa sa mga mabuting hari yung umpisa, di ba? So, anyway, sinabi lang niya dito, manampalataya kayo sa Panginoon at pag nanampalataya kayo, ano? Kayo ay may establish. Ito yung point natin, di ba? Pero kanina, yung leadership, then partnership. Ngayon naman, ano yung mangyayari do pag naniwala ka sa Diyos? At hindi lang sa Diyos, sa mga propeta niya. Ikaw ay mag-prosper. Ganun po yan. Kaya, banggit ko kanina yung mga stocks, di ba? Yung ganun. So kaya ang ginagawa lang po ng mga kumpanya para mag-invest sa kanila yung mga tao na may pera. Yun nga, napakita nila yung produkto nila, ang daming bumibili. Ibig sabihin, kung maraming bumibili, naniniwala sa kanila, lalo pang kayaman yung kumpanya, makikinabang yung mga investor. Okay? Ganun lang yun eh. So ang belief, nakakapag-prosper yan. Yun lang yun. Kaya banggitin ko naman yung negative naman. Kaya iba daw nandadaya kasi alam na nila, ibang tao, yung pera nila nakaupo lang kung saan. So nasabihin nila, "Uy, may naimbento kami." Nabanggit ko na ba sa inyo si ano si alam mo tayong pangalan Elizabeth Holmes, parang ganoon. 'Di ba? Nang scam po 'yun. Ang daming in-scam kasi maniwala kayo mag-invest kayo dito. Nakaimbento ako ng isang makina ganyan lang kalaki. Dududut mo lang yung kamay mo doon. Chok. Mamaya alam mo na 'yung sakit mo kung meron ka. O siyempre, ang dami mag invest doon, di ba? Kasi ang laki ng mga makina doon eh. Just minsan, kailangan mo ng marami-raming dugo para lang malaman yung sakit mo, yung blood count mo, yung ganyan-ganyan. Eh, sa kanila, gaganyan ka lang. Chut! O mamaya, hintay mo, email ko na lang yung result. Galing niya, no? Sige, ito ang pera. Sige, gawin mo yan. Kasi pag yumaman, kahiyaman din kami. So, nagtiwala sila. Problema, scammer nga eh. Kaya ganun din po yung mga scammer, mga networking. Yeah, by the way, yung palang tanong mo, baka alam nyo. Bakit yung mga scammer, mga networking, power! Ganun. Ba't ganyan sinasabi nila? Alam nyo ba? Power! Tama ba? Yung masasabi nila? Alam nyo ba kung bakit? Okay, hindi nyo rin alam. Ni-research ko yun. Pero dahil siguro dito, amen? Malakap ang yan, pag naniwala ka sa kanya, power, pera yan. Sumusunod yan. Amen? Amen. So, yun. Pag naniwala sa'yo, magpo-progress sila, sabi niya, prosper. Manampalataya ka, tutuloy-tuloy yan. Ikaw ay mauunlad, basically. Amen? So, nakikita niyo naman ang kapangyarihan ng belief. Diba? Kahit saan yan. Yan, yung ano, kunwari, kahit saan, basically, itong anak ko, ba't ko pag-aaralin to? Loko-loko to, wala mo, ganyan. Yan ang kwento ko ito ni daddy-daddy kasi, yun nga eh. Kasi yung limited yung sources nila, ba't ko pag-aaralin to? Mag-aasawa to, ganyan ang mga ano ng mga bata, mga magulang nyo, ganyan ang nasa isip niya. Ba't kita pag-aaralin? Wala nang pakinabang sa'yo. So, hindi dapat ganun ha, kasi magmahal mo yan, pag-aaralin mo. Pero minsan nakakaisip ng ganun. So, ganun din. Tiwala din. Mananampalataya. Amen? Amen. Gano'ng importante yan? Napaka-importante yan. Mamaya pa natin, mamayang hapon na lang tayo tapusin natin ito kasi gusto ko pang balikan ulit yung later sa kaligtasan. At minsan nababahagi ko nga sa inyo ito, yung belief din. Anong sabihin? Mananampalataya ka lang, maliligtas ka. Eh, hindi ka pa nga, wala ka pang ginagawa eh. Ano ka pala sa ano, ligtas ka na agad? Hindi nila maintindihan po yan. Mamaya, tingnan natin kung bakit gano'n. Parang naka-point ka lang dito, tapos sakop na agad yung... Eh, parang magkasala. Alam na niya yun eh. Mamaya, tatakil natin yung hapon. Okay? So, let's pray. Lord, na salamat sa inyong mga salita. I pray. Yung malinaw sa amin ito, Lord. Though actually, nakikita naman namin sa kahit sa ibang tao, naiintindihan nila ito. But again, focus din kami as soul winners, Panginoon, na ma-present namin ang inyong ginawa, mga pangyarihan at ang inyong karakter na kayo makapagkatiwalaan nila namin.
And therefore, dapat po sila maniwala, matulungan namin sila sa gitong bagay. As always, no, Panginoon, preacher, ganoon din po ang lingkod, Panginoon, hindi lang sa kaligtasan, ay pang-ibang bagay. Ito namin ang kapangyarihan, ang pananampalataya, ang magagawa nito sa amin. At sa iba rin, so I pray na makuha namin ito. Depensahan namin ito pag may mga nag-aalangan, Panginoon. Honestly or talagang a legitimate question or talagang nakaasar lang dahil tinuro sa kanila ay work salvation. I pray na depensa namin to Lord. Again, para sa aming goal is maraming maligtas. Gamitin doon kami, Panginoon. Maraming maglilingkod na may tiwala sa inyo dahil ito nga po yung naging malinaw sa amin. Kailangan po, Lord, again, kung magbasbas din namin kakainin, nasa namin sa handa, Panginoon. Fellowship, magpalain niyo, Lord. Mamayang hapon, magpalain niyo rin. Magdating po yung mga bisita. At magpag-ministeryo kami sa amin maayos, maintindihan din po nila. Encourage po sila sa inyong salita. Kailangan po, Lord, kaya kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.